Hello. Okay, so how many of you na nag-sacrifice ng oras just to attend ito pong summit natin? Talagang kinalendar niya para maka-attend. Can you comment number one kung talagang kinalendar mo yung schedule natin for today? So sa mga first timer po at siyempre sa mga timer din na nanonood ngayon, unang-una, thank you so much for investing your time. I know your time is valuable. I know your time is important. And as a say of gratitude, if you finish the whole presentation today, meron po kayo matatanggap na e-book. Ang tawag yan, The Science of Getting Rich. Later, comment na lang po kayo sa nag-sponsor sa inyo and we will send the free e-book. Okay? So I promise you, if you stay hanggang dulo po, I promise you that I will do all my best para makuha niyo po yung value na hinahanap natin. Okay? So, how many of you sa mga nanonood ngayon sa atin ang gusto magkaroon ng additional source of income na 20,000, 30,000, 50,000 or even better nang hindi mo kailangang iwanan yung trabaho mo? Can you comment number two kung gusto mo nang magkaroon ng additional source of income na 20,000, 30,000, 50,000 or even better without working part-time? Meaning, gagawin mo to on your spare time. Can you comment number two? And how many of you sa mga nanonood po ngayon ang gusto magkumita ng maganda na hindi mo kailangan lumabas ng bahay? Ika nga, gagawin mo ng magkakaroon ka ng additional source of income nasa bahay ka lang. Kasi yung iba kasi ayaw ng natatakot lumabas. Kaya nahihirapan magkaroon ng source of income. Ngayon, what if I'm going to show you na pwede kang kumita ng income na nasa bahay ka lang? Gusto mo ba yun? Can you comment number three kung gusto mo yun? Okay, so ano ba yung mga benefits mo once na sa Facebook po kayo pumasok, kayo iba kasi nanonood sa Messenger, doon sa comment section sa Messenger nagko-comment. I-click niyo po sa taas Facebook para mag-participate po kayo sa live comment. Okay. So ano po yung mga benefits natin once you finish this training? Ano po yung mga magiging take away mo? Yung mga wins mo pag tinapos mo itong training na to. Number one, you will discover kung paano kumita sa online kahit wala kang experience at kahit hindi ka techie or kahit limited lang ang oras mo or limited lang ang capital mo. Later, ituturo ko po sa inyo yan. And number two, you will discover ano ba yung mga dahilan kung bakit tayo napunta dito sa present natin at kung paano naman tayo makakarating dun sa gusto nating buhay. Ako po naniniwala na dapat alam natin kung bakit tayo napunta dito. Ano yung mga factors na naghatid sa atin sa present? Kasi para ma-design naman natin yung susunod na yung buhay natin. Tama ba? And number three, when you finish my presentation, you will discover the secret kung paano umasenso kahit may crisis, kahit may pandemic, at kahit may pagsubok sa buhay. Later, madi-discover nyo po yan. And also, number four, you will discover ano ba yung mga dapat gawin para malampasan ang mga pagsubok at makuha pa rin ang mga pangarap natin sa buhay. Ako po naniniwala na kahit meron tayong mga dinadaan ng crisis, may dinadaan ng pagsubok, ang mga pangarap sa buhay dapat kinukuha pa rin po natin. Tama po ba? Sangayon po ba kayo doon? Kung sangayon ka, can you comment number four? Ayan. So, this training is for you. Para sa iyo po ito. Kung isa kang empleyado o isang negosyante na gusto mong madoble ang current income mo for the next 12 months. Kung gusto mong madoble, next year, 2021, yung kinikita mo ngayon madoble, this training is for you. Ituturo po namin later yon. And also, this training is for you kung isa kang OFW na gusto magkaroon ng consistent income kapag nag-forgood ka na sa Pilipinas. Yung iba po kasi mga OFW yung kababayan natin, kaya ayaw umuwi. Hindi naman dahil ayaw nilang gusto nila doon. Ayaw nilang umuwi kasi pag umuwi na, no work, no pay na. What if I'm going to show you ang mga paraan na magkakaroon ka pa rin ng consistent income kahit nasa Pilipinas ka? Gusto mo ba yan? Okay. Also, this training is for you kung isa kang housewife na gusto mo suportahan
yung iyong husband dahil siya lang ang nagtatrabaho, gusto makadagdag sa mga sa makadagdag at makatulong sa mga gastusin sa bahay. So this training is for you. So ang i-reveal ko po ngayon, the ultimate success formula. Ito po yung formula ko na ginamit kung bakit ako na dating empleyado, pangkaraniwang empleyado, ngayon very successful na sa buhay. Ito po yung ginamit kong formula, yung tinatawag na RB, RK, RY equals success. What is RB? RB means the right vehicle. Yung sasakyan mo. Kasi kahit, parang ganito po, sample, kahit magaling kang driver, tapos ang sinakyan mo naman ay kakarag-karag na owner type jeep at pinatakbo mo sa expressway, hindi makakatakbo ng mabilis yan. Tama ba? Kasi yung vehicle mo, hindi capable na daling ka doon sa gusto mong puntahan. Pero kung, halimbawa, magaling kang driver, tapos sinakyan mo, brand new na Montero Sports, di ba? May bibirit mo na maganda yan. So, napaka-importante ng right vehicle. Also, yung kaalaman, right knowledge. Kasi, kahit tama yung vehicle mo, ay hindi ka lang marunong mag-drive. Hindi ka matatakbo, tama? So, today, in this training, I'm going to show you yung mga right knowledge and skills na kinakailangan mo para maging successful ka sa buhay. And also, the right you. Dito po, 80% ng topic ko is about you. Diba? I-comment mo nga, I am, ako. Diba? So, ikaw ang bida ngayon dito, ha? Ikaw ang bida dito. Kasi ako po naniniwala, we are the root of every success. Tayo po yung ugat. Sinabing ugat, yan po yung nagdadala ng ano eh, ng sustansya sa puno eh. Tama ba? Tayo po yung pinagmumula ng success. At tayo rin po ang root of every failures. Kung tayo may successful o kung ano man ang kalagayan na sa buhay, ang may kinalaman po dyan ay tayo. Tayo po yan. Hindi mo napapansin, same community, may yumayaman, may hindi yumayaman. Diba? Parehas naman nakatapos ng pag-aaral, may yumayaman at meron din hindi yumayaman. Meron namang hindi nakatapos ng pag-aaral, may yumayaman at meron din hindi yumayaman. So ibig sabihin, every one of us is responsible for our success. Now, ano po ba yung kumukontrol? Ito po yung greatest discovery na i-reveal ko today sa inyo. Ano po ba yung kumukontrol ng ating buhay at ating tinatawag na destiny? Kapupuntahan, di ba? Bakit ka ba napunta diyan sa kinalalagyan mo ngayon? Iikot mong mabuti ang iyong paningin. Tingnan mo mabuti ang mga nakapaligid sa iyo. Yung cellphone na hawak mo, yung asawa mo, bakit siya ang asawa mo ngayon, yung bahay mo ngayon, yung kalagayan mong pinansyal, kung marami kang pera, ay bakit maraming pera? Kung kukunti ang pera, ay bakit ganun? Kung may challenge ka sa pera, ay bakit ganun? Kalagayan kalusugan, tingnan mo rin yung kalagayan mong kalusugan. Ikaw ba may sakit? Bakit kami sakit? Ano bang dahilan? Bakit kami diabetes? Bakit kami high blood? O kung medyo patong-patong ang bilbil mo, yung pambilbil na yan, pag-ising mo ng umaga, pagkapa mo, ba grabe, may bilbil na ako. Di ba? Yung bang trabaho mo ngayon, pag-ising mo ng umaga, isang umaga, may trabaho ka na. Yung asawa mo ba ngayon, pag-ising mo na isang umaga, bigla ka ng tsarahan, may asawa ka na. Eh sabi ng iba, yan ang kaloobang ibinigay sa akin ng Panginoon. Tama na, tama tadhana. Okay, thank you for correcting the destiny tadhana. Sabi ng iba, kaloob sa akin ng Panginoon yan. Ako po naniniwala, magagandang bagay, kaloob ng Panginoon yun. Tawag yung mga blessing. Tama ba? Kasi ito po yung nakasulat eh. Okay lang po ba gamit ako ng ilang verses ng Bible para ma-relate ko, ma-connect ko lang po dun sa ating topic today. Okay, so sabi dito po sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you." Ano pong plano sa atin? Plans to prosper you and not to harm you. Ulitin ko po ha. Anong plano sa atin ni God? Plans to prosper you and not to harm you. Di ba? Yan po yung original na plano. Pero bakit ganon? Bakit yung iba hindi naman prosperous? Bakit yung iba prosperous? Eh kung yan ang plano sa lahat sa atin, bakit hindi lahat prosperous? Ibig sabihin, may nagko-contribute po. O totoo yan ang gusto ni God sa atin. Kaya lang, tayo po sa mundong ibabaw, may freedom eh. May kalayaan ba? May kalayaan kang pumili. May kalayaan. Sabi ni iba, what you see is what you get. Hindi gano'n. What you see
and the impression na ibinigay mo doon, yun ang makukuha mo. Tama ba? Yung asawa mo ngayon, bakit siya ang asawa mo? Di ba nag-take action ka? Ang dahilan po yan, umaction ka kasi. Ang kaya mo na, kaya ka napunta sa kinalalagyan mo, ang nag-contribute po dyan, malaking factors po na nag-contribute dyan, yung mga action na ginawa mo. Hindi ba't kaya yan ang trabaho mo? Hindi ba yung, di ba't nag-apply ka? Tama ba? Nag-apply ka naman dyan. Hindi naman bigla ka na, may sumulas ka, tanggap ka na, hindi ka nag-apply. O bakit ngayon, yan ang asawa mo? Di ba niligawan mo? Tama ba? Bakit ka single mom ngayon? Kasi sa mga nakaraang tao ng buhay mo, nagkaroon ka ng relasyon, di ba? Bakit yan ang kalagayan mong kalusugan? Bakit kami high blood? Bakit kami diabetes? Sino ba kumain ng extra rice? Sino ba kumain ng donut? Sino ba kumain ng cake? Sino ba lumaklak ng sobrang? Sino kumain ng liyempo? Yan may persahang isinubo sa'yo? Hindi ba tingin voluntary yung kumain ng liyempo? Kaya ngayon, may high blood ka. Therefore, mga ate kuya, ang ating kalagayan ngayon ay sa dahilan mga aksyon nating pinagagawa sa mga nakaraang panahon ng buhay natin. Agree? O agree? Can you comment number two kung agree ka? Eh ano naman yung nagtulak? Ano yung nagtulak doon sa aksyon mo? Bakit ka umaksyon? Meron pong cause yan eh. This is the effect. Ano yung cause? Ano yung cause nung aksyon mo? Ang cause ng aksyon po yung tinatawag na emosyon. Kasi ginusto mo eh. Pinusuan mo. Ang isang bagay, pag gusto mo, gagawin mo. Tama ba? Hindi mo gagawin na isang bagay pag hindi mo gusto. Eh bakit mo niligawan yung asawa mo? Kasi gusto mo. Hindi mo maliligaw kung hindi mo gusto. Bakit ka nag-apply sa trabaho mo ngayon na trabaho mo? Di ba gusto mo yung trabaho ngayon? Ano ba? Yung pagkain. Di ba ginusto mo kumain? Di ba? Bakit wala kang pera? Di ba ginusto mo dati yung mga nakaparaon ng buhay mo na umutang na umutang? Di ba? Gumastos na gumastos. Kaya ngayon, hirap ka sa buhay. Tama ba? So ibig sabihin, ang nagtulak sa action natin, hindi naman tayo basta parang robot na lumakad na kaagad, eh, di ba? May nagtulak po sa atin at ang nagtutulak sa atin yung tinatawag na emosyon. Di ba? Sangayon po ba kayo doon? Comment number 3 kung sangayon ka. Hindi mo napapansin, minsan tinatamad ka kasi ayaw mo. Eh. Di ba? Pero kahit minsan, kahit mahirap, at gusto mo, gagawin mo. Kasi nag-compare itong dalawa. Itong dalawa lagi magkasama yan. They are best friend forever. Sila yung BFF. Sila yung magkukumpare. Bakit? Pag ito ang nasunod, susunod to. Tama hindi. Diba? Sabi nga, pag ang puso, di ba? Ang makapangyarihan, di ba? So guys, yung emotion natin, whether good or bad, pag good emotion, magdidikta ng good action. Pag bad emotion, magdidikta ng no action. Tama ba? Eh ano naman yung nagtutulak sa ating emosyon? May nagtutulak din kung bakit nagpi-feel bad ka. At may nagtutulak din bakit nagpi-feel good ka. Diba? Pag feel good ka, may action ka. Pag feel bad ka, wala kang action. Sang-ayon ba kayo doon? Kung sang-ayon ka doon, comment number 4. Ibig sabihin, nakadepende dun sa emosyon mo. Kung positive ang emotion mo, positive ang action mo. Kung negative emotion mo, negative din ang action mo. Sang-ayon ba kayo doon? Comment number 4. Kung sang-ayon po kayo. Okay, ano naman yung nagpapag-negative at nagpapapositive ng emotion mo? Ito po yung tinatawag na imahinasyon, di ba? Ito na yung ano, kumbaga sa ano, thermostat, yan yung button. Depende sa laman nito ang mararamdaman nito. Ulitin ko po ha. Depende po sa laman na naandito ang mararamdaman nito. Okay, sample natin ha, sample po natin. Ano yung gusto mo? Pag-usapan natin ang gusto mo. Ano yung gusto mong pangarap? Ano yung pangarap? Ultimate. Sige, total, nasa ano tayo eh. Ultimate success formula. Ano yung ultimate success mo? Success dream mo? Ano yung pangarap mo? Ako po kasi meron na akong bahay. Hindi lang isa. Nakatatlo na akong bahay. May mga kotse na ako. Maganda na rin ang kinikita ko. So ang aking ultimate dreams, gusto kong magkaroon ng farm. Farm somewhere in Laguna, Batangas. And yung farm na yon malaki. Mga 5 hectares. Okay na yun. 5 to 10 hectares. Maganda na yun. Tapos may mga palaisdaan. Di ba? Itong palaisdaan na to, puro mga tilapia. Tapos itong palaisdaan na to, mga hito. Di ba? Tapos may palaisdaan din na iba't ibang klase ng fish. Di ba? So pag kailangan mag-ihaw-ihaw, doon na lang ako mumimit. Di ba? Tapos gusto ko yung farm ko, maraming tanim na gulay, may mga fruit-bearing trees. Tapos, siyempre, may bahay na malaki doon.
at pwede mag-park kahit 10 sasakyan, di ba? Yun yung pangarap ko. Ikaw, anong pangarap mo sa buhay? Can you comment yung sarili mong pangarap? Lagyan mo na reason why. Bakit mo, bakit yun? Ako kasi gusto ko, pag umedad na kami mag-asawa, naandong kami, kasama namin yung buong pamilya, di ba? Masaya yun eh. Ikaw, anong pangarap mo? Yung iba, sabi, magkaroon ng sariling bahay para sa family. Okay, pag-comment ako, comment kayo ng gusto yung pangarap. Yung iba, sabi, gusto nila makapag-travel sa iba't ibang panig ng mundo. Yung iba, ang pangarap naman, ano, malaking savings para sa anak nila. Yung iba, ang pangarap, ano, yung mga pangarap ay mapagtapos ng pag-aaral ang mga anak. Ayan, maiahon sa hirap ang pamilya. I-correct natin, huwag maiahon sa hirap. Tanggalin natin yung hirap. Maging masagana sa buhay para pas, diba? Kasi pag may ahon sa hirap, ang nasa isip nung yung mind mo is hirap. Okay, mga gusto ha. Okay. Magkaroon ng bahay, lupa, sasakyan para sa pamilya. Ayan, maganda 'yan. Si Edwin sabi niya magkaroon ng mansyon. Oh, laki. Sa tuktok ng bundok. At sisigaw ako ng Lord, salamat po, di ba? So, ano yung napapansin nyo sa mga comment nyo? Hindi ba't yung kinoment mo, yun din ang gusto sa'yo ni God? Tama o tama? Sangayin po ba kayo? Na yung mga comment nyo, mga gusto nyo, pinag-usapan natin ang gusto, ha? Yan ang gusto mo, consciously. Consciously, yan ang gusto mo, fasting. Hindi ba't yung sinabi mo, yung kinoment mo, yun din ang gusto ni God sa'yo? Ulitin natin, ano nasabi ni God sa atin? Plans to, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you. Hindi ba yung sinabi sa'yo, sinabi ni gusto ni God sa'yo, at yung gusto mo, parehas kayo. Tama o tama? Comment ka nga na number 4 kung saan ayon ka doon sa sinabi ko na yung plano sa'yo ni God at yung gusto mo ay parehas. Tama? Ngayon, therefore, ano yung dahilan bakit ka nagne-negative? Bakit nagne-negative ito? Eh di ba, yan sinulat niyo, puro positive. Wala naman nagsabi niya, gusto kong maging mahirap, gusto kong magkasakit. Walang ganun eh. Lahat ng naandito sinabi niya ay positive. Therefore, anong naramdaman mo nung sinulat mo? Ay, di ba na-excite ka? Di ba, possible, action ka. Ngayon, itong in-install ko ngayon sa inyo is positive. Ngayon, sino po yung nag-i-install ng negative naman? May mga installer dito eh. Merong nag-i-install ng negative at ang nag-i-install po ng negative yung tinatawag na the talking monkey. Sila po yung mga problem creator. Sila po yung mental community mo. Ano yung mental community? Nakatira sa ulo. Diba may nakatira pala sa ulo mo? Yung mga maliliit na boses na bumubulong-bulong sa'yo. Nakakaranas ba kayo ng ganun? Na pag may gusto kang simulang isang bagay, may bumubulong na negative sa ulo mo. Sino nakakaranas ng gano'n na kapag may gusto kang simulan na isang bagay, may maliit na boses na naririnig ka, na nagsasalita, na negative. Sino nakakaranas ng gano'n? Can you comment number one? Ibig sabihin, normal po kasi tayo po'y tao. At ang tao po, merong programs na pumasok sa ulo natin. Ang tawag doon, the talking monkey. Pero lahat po yan na naandito is mga negative. Tawag niya mga problem creators. Okay. Introducing the enemy number one of success. Yung tinatawag na self-limiting belief monkey. The negative self-esteem. Mababa ang paniniwala sa sarili. Ano tipo na? May nakita na yung mama, nagkakotse, naging milyonaryo, naging bilyonaryo. Instead na sabihin na, kaya ko rin yan, di ba? Pwede mas may kaya ko rin yan, di ba? Ano bumubulong sa utak ng negative talking monkey? Ano sasabihin nun? Hindi mo kaya yan. Ngayon, may bumulong sa'yo. Negative, something negative. Hindi encouraging, hindi ka ini-encourage, kundi dinadown ka. Ang sinabi ng talking monkey sa ulo mo, hindi mo kaya yan. Ngayon, nung may narinig ka na negative, na ang sabi hindi mo kaya, anong naramdaman mo? Di ba naniwala ka? Ay, oo nga, hindi ko kaya kasi babae lang ako. Kasi mahirap lang ako. Okay lang ako dito. Tuloy na lang sa ginagawa ko. May pagbabago sa aksyon o wala? Wala. Kung walang pagbabago sa aksyon, walang mababago sa kinalalagyan mo. Tama? O tama? O may natamaan? Di ba? Number two, enemy of success. Yung tinatawag na cool monkey.
Ito yung mga doubtful monkey, ito yung mga negatives on your mind na pag ikaw ay may susubukan isang bagay, duda yan. Anong duda? Scam yan, di ba? Ang gulo niyan, di ba? Huwag kang maniwala dyan. Lolokohin ka lang yan. Hindi mo napapansin, pag meron kang dalang pera, o minsan, kampul to, pagpasakay ka sa aeroplano, anong binubulong ng talking, negative talking monkey? Sasakay ka na aeroplano, ha? Anong binubulong ng negative talking monkey? Baka bumagsak. Hindi yan, tas magbubulong. Oo, safe yan, safe lang, okay lang yan. Di ba? Hindi ganun. Yung nasa brain mo na, na tawag yan, the evil spirit, bubulong yan, baka bumagsak. Tatakutin ka niyan, ate kuya. Ngayon, pag tinakot ka, anong naramdaman mo? Takot. Noong natakot ka, di ba sa aeroplano, walang di ka rosaryo ka, di ba? Hanggang matapos, makalanda, hindi mo na na-enjoy yung pagsakay mo sa aeroplano, lalo pag first timer ka. Tama ba? So ano yung action mo? Nagkakaka-trouble-trouble ka. Pero totoo naman, alam, aeroplano, the safest form of transportation. Pagpasakay ka sa aeroplano, sa barko, anong binubulong ng monkey sa utak mo? Di ba? Baka lumubog. Pag may tatayo kang negosyo, baka malugi. So the mental community, literally, they are the negatives. Yung pinamabuti, kung negatives yan, negatives ang binubulong sa ito dito po. Binulong dito negatives. Sumusunod to eh. itong emotion, ututo eh. Hindi ko may the word na ututo. Sunod na sunod lang to. Kung anong iniisip nito, sumusunod to. Ay magkumpare itong dalawa. Pag ito sumunod, ito yung boss. Ito si boss eh. Kung ano sinabi nito, yung gagawin nito. So walang mangyari. Tama ba? Kaya lang, ito yung influencer eh, yung utak natin eh. Okay. Ano pa po? Number 3, nakalaban ng success. Yung tinatawag na egoistic monkey. Ano yung egoistic? Mas marami ang laman ng ego, mas mataas ang pride kaysa laman ng bulsa. Di ba? Huwag kang makinig. Di ba? Ano sasabihin nila? Di ba? Ano sasabihin ng ibang tao? Mag-online selling ka, huwag ka magtinda ng ganyan, nakakahiya, nakatapos ka ng pag-aaral, di ba? Laging may pride. Ala. Pag mataas ang pride, naku po, hindi makikinig. Tama ba? Pag sobrang taas ng ego, isa po sa success killer yan, na literally, hindi ka naman ganun eh. Nung bata kami, nakita ka mong bata. Observe ba may bata na 2 taon, 3 taon, walang ego yan eh. At they are very trusty. Yung mga bata, kahit hindi kakilala, nilalapitan eh. Pero ngayon, napakataas na ng ego. Lalo pag ganyan, medyo mataas sa lipunan o nakatapos ka ng pag-aaral, tingin mo sa sarili mo, medyo mataas na. Why? Not ikaw yon, kundi yung nasa sa brain mo, yung bumubulong sa'yo. Di ba? Nakatapos ka na ng pag-aaral, di ba? Bakit ka magpa-part-time? Di ba? Ano pa? Ito pang tinatawag na acne monkey. Itong acne monkey, ito yung bubulong sa'yo ng pag meron kang pag-aaral ang isang bagay, lagi sasabihin niya, alam mo na yan. Alam ko na yan. Magpahinga ka na lang. Manood din na lang ng TV. Di ba? Paano malalaman na alam mo na? Malalaman mo na alam mo na pag marami ka ng pera. Pag kukunti pera mo, marami pa dapat alamin. Di ba? Minsan pag ganito mga trainings na live, kung paano mag-improve sa buhay, minsan hirap na hirap umatin. Bakit? Binubulungan ng negative na unggoy eh. Pero alam, pero panonood ng balita na isang oras at kalahati na puro negative sa laman ng balita, kaya mong manood ng isang oras at kalahati na negatives na balita. May patayan, may aksidente, lahat ng negatives. Anong panoorin yung balita? 95% puro negative, pero kaya mong manood. You know why? Suportado ka ng mga unggoy. Yan ang bubulong. Manood ka ng balita para updated ka. Diba? Ikaw naman, sunod ka na sunod. Diba? O, isa pa sa mga unggoy na kalaban natin. Yung tinatawag na may puhunan monkey o ayaw mag-invest ng oras. Ano yung ayaw mag-invest ng oras? Ayaw mag-invest ng oras, ayaw maglagay ng effort para mag-grow siya. Sa kanya, ayaw. Importante sa kanya, walang lalabas. Kahit oras, ay hindi mo maikinig yan. Baka, ano ba yan? Diba? Kaya naman matutunan ko yan. Pero yung maghapon na, hindi naman productive. Bakit? May bumulong na negative na unggoy sa utak niya. Kasi ang goal ng mga unggoy, hindi naman, walang pakialam yan sa pangarap mo. Iba ang goal niya, di ba? Ayaw mag-invest ng oras, ayaw mag-invest ng pera. Alam niyo ba, for us to grow, lahat ng bagay sa mundong ibabaw, para magkaroon ng growth, kailangan magtanim. Tama, hindi? Hindi lalaki ang prutas, hindi magkakaroon ng prutas pag wala kang tinanim. Hindi magkakaroon ng gulay pag wala kang tinanim. Hindi dadami ang pera mo pag hindi ka nagtanim, pag hindi ka nag-invest. Dadami lang ang pera mo pag marunong ka na magpalago. Anong words ulit? Magpalago. Ano ulit? Magpalago ng pera.
ang pera, pag natanggap mo, hindi yan na, maghiwalay ka ng ano, itatanim. Hindi lahat kakainin. Yung may po, yung ano, yung farmer, inihiwalay niya yung binhi. Ganon din dito. Eh, ang karamihang habit ng mga unsuccessful na tao, pag mag-i-invest, sarado ang utang. Pero pag utangan, bukas. Bukas lahat. Pag mag-i-invest, itatanong sa asawa. Pag mangungutang, huwag mong sabihin sa asawa ko na nangungutang ako. Di ba? O ano sabi niya? Kasi may unggoy na negative. Anong ibig sabihin niyan? Pag yan mga unggoy niya pumasok sa mind mo na negative, saan mangyari ang emotion mo? Negative. Anong action mo? What? Walang mangyari. O isa pa, the sin mood monkey. Ano yung sin mood monkey? Ito yung numb na. Hindi na tinatalaba ng success. Para sa kanya, tinanggap na siyang sinilang na mahirap, mabubuhay na mahirap, mamamatay na mahirap. Diba? Parang pangit naman na istorya ng buhay mo. Si Maria ay nabuhay na mahirap, namatay na mahirap. Di ba parang pangit naman na nabuhay ka, na sinilang ka mahirap, nabuhay ng mahirap, namatay ng mahirap. Hindi mo kasalanan kung isinilang ka mahirap. Wala kang guilt doon. Pero kapatid, kasalanan mo na kung sinasadya mo nang maging mahirap. Tama ba? Maraming opportunity naman. Ayan. Bakit nga naging mahirap? Eh kasi nakikinig ka dito. Yan, sa dilat na unggoy. The sin mood monkey. Lalo pag mga sa communication, sa messages, maraming ugali ganyan. Titingnan lang yung message, sisisin lang, huwag kang sasagot. Sabi, huwag kang sasagot. Tumubulong siya, huwag kang sasagot. Diba? Alam bakit ka binulungan niya? Kasi pinipigilan ka maging successful. Alam niya, pag sin mood ka, pati blessing mo, sin mood ng taas. Sigurado yan. Kasi energy po yan eh. Guys, imagine this ha. Itong mga unggoy na to, ang nasa brain mo. Ito ang nasa brain, negatives na nasa ulo mo. Tingnan, wala ka ba napapansin? Wala ka napapansin mga ate kuya? Tawag ko yung problem creators. The problem creators. Wala ka ba napapansin? Pag may problema ka, maliit man o malaki, buhay na buhay ang mga unggoy sa utak mo. Tama o tama? Comment ka na number 2 kung tama yun. Di ba pag may kaunting problema ko, kahit malaking problema, nagtatatalo ng mga unggoy sa utak mo. They are celebrating success. Di ba? Di ba? Ngayon, pag ang mga unggoy na yan, wala kang problema, problem creator sa mga yan, gagawa ng problema yan. Gagawa ng problema. Wala kang problema. Nag-relax ka lang. Di ba? Eh biglang may naisip ka, bubulong. Di ba? Bubulong. Nasaan na yung boyfriend mo? 3 oras na, di ba? Baka, bubulong, baka may kasamang iba yun, ha? O, may gagawa ng problema, tatawagan mo na, di ba? O, nasa ka na? They are the problem creators. Di ba? Guys, imagine this, ha? Ito ang laman ng brain natin. Ito ang laman na sa utak natin. Paano ka magiging successful? Tingnan natin, paano ka magiging successful? Tandaan nyo, mga ate kuya, yung nasa utak mo na bumubulong, wala silang pake. Ulitin ko, ha? Ito mga unggoy na daw, wala silang pake. Wala yung pake sa buhay mo. Wala yung pake sa pangarap mo. Wala yung pake sa pag-aaral ng anak mo. Wala yung pake sa magandang bukas ng pamilya mo. Bakit? Kasi po sila, ang goal nila, kalaban sila ng taas eh. The negatives eh. Tama ba? So wala silang pake. Ang goal nila, guluhin ka. Hindi kayo umaman, magkasakit ka, maging miserable ang buhay mo, maging malungkot ka. Guys, yung mga talking monkey para mga bodyguards yan, mga security guards na, alam mo yung mga security guard na takot-takot, yung security guard na walang tiwala. Observe mga security guard. Hindi ko sinasabi yung security guard negative kasi trabaho nila yun. Tingnan mo, mag-observe ka sa security guard ng banko. Paparating ka pa lang, yung gatilyo nung, kahit nakaporma ka, yung kamay niya nakapasok sa gatilyo. Di ba? Plus, titingnan ang bag mo. Walang tiwala. Di ba? Ang mga unggoy, itong mga unggoy na ito, walang tiwala yan. Ano man ang gusto mong gawin, para sa kanila, negative yan. Baka, di ba? Baka ano yan. Baka kung ano yan. Tandaan niya, yung nasa utak nating, ano, yung nagsasalita sa utak natin, wala yung pakialam sa pangarap natin. Eh kaya lang, pag hindi yung papakawalan yan, mga ate kuya, ako po naniniwala na, halimbawa, namamasyal ka sa isang soup. Tapos may unggoy na humawak ng ulo mo, hinawakan yung buhok mo na ganun. Hindi mo kasalanan yun, di ba? Pero kung yung unggoy ay patirahin mo sa ulo mo, kung dumaan lang yung unggoy sa ulo mo, ay hindi mo kasalanan. Pero ate kuya, palagi ko naman, may responsibilidad ka na
kung pinatira mo na yung unggoy sa ulo mo. Diba? Pero most of us, most of the unsuccessful people, nakatira talaga ang unggoy dito. At yung unggoy na nagiging boss, ano nangyari? Ate, kapag ito ay na-impact ng unggoy, itong mind mo, affected 100% ang emosyon mo at ang action mo. So tawag yan para na-paralyze. Mapaparalyze ang sistema. Bakit? Hindi magkasundo ang tatlong yan. Tandaan nyo mga ate kuya, pag yan tatlong yan na hindi nagkasundo, yung iyong imahinasyon, yung emosyon mo at yung action mo, hindi tatakbo yan. Hindi tatakbo ang buhay mo na maayos. Walang pinagkaiba yan sa sasakyan na yung gulong na apat, magkakaiba ng takbo. Ay hindi makakarating ka talaga. Ngayon, anong kailangan natin gawin para yan ay magkasundo-sundo? Mamaya ituturo ko sa inyo yung tinatawag na life's greatest secret. Ano yung life's greatest secret? Ito po yung totoo na. Gusto nyo ma-discover ang tinatawag na life greatest secret. Can you comment number 2 kung gusto nyo ma-discover? Ito po yun. You are not your mind. Ito mga unggoy na ito na nasa utak mo, hindi po ikaw yan. Sila ay nasa mind mo. Pero you are not your mind. You have a mind. Sino dito ang may mind? Can you comment number 4 kung may mind ka na tinatanggap mo na may mind ka? Pero hindi ibig sabihin yung nakatira doon ay ikaw yon. Dapat matuto tayong ihiwalay yung sarili mo doon sa mind mo. Kasi ikaw to. Ang gusto mo kanina, yung mga pangarap mo, yun ikaw. Yun ang gusto mo. Gusto mo magkaroon ng magandang buhay ang pamilya mo. Gusto mo kumita ng maganda. Gusto mo maging healthy. Yun ang gusto mo. Ikaw yun. Pero yung negatives na andito, hindi ikaw yun. Hindi ikaw yun. They are the problem creators ng buhay mo. Dapat matuto kang ihiwalay. Yung dalawang yun. Bakit kailangan matuto? Yan ang mabuti. Ha? Magkaiba po kayong dalawa. Ikaw yung nakakarinig ng boses sa utak mo. Pero hindi ikaw yung nagsasalita doon. Tanggapin natin katotohanan. Dapat alam mo 'to, awareness mo. Ikaw lang po yung nakakarinig. Pero kung ikaw nakakarinig, ikaw magde-decide kung makikinig ka o hindi. Most of the unsuccessful people nakikinig sa unggoy 100%. Kaya sila paralyzed yung trabaho. Paralyzed yung ginagawa. Inan nyo mabuti ha. Sample. Kanina lahat may mga pangarap tayo. Paano kung may nakakulong ka din sa comfort zone mo? Ano yung comfort zone? Denial zone yan eh. Kunyari, okay naman ako dito. Ma'am, nabubuhay naman kami. Simpleng buhay, di ba? Alam bakit tayo gustong-gusto mo dito? Kasi ang totoo niyan, gusto mo nang makuha yung pangarap mo eh. Kaya lang, may gwardya eh. Nakagwardya, mangangarap ka, sasabihin nung negative self-talk, hindi mo naman kaya yan eh. Yung ego mo, i-ego ka, di ba? Huwag kang maggawa ng ganyan, di na bagay sa pinag-aralan mo. Ano, may puhulo, huwag kang mag-i-invest, delikado. Ganun naman, okay, delikado, di ba? So, ayaw mo lumabas danger zone. So, ano mangyari? You are motivated by fear. Ang energy mo is fear, takot. Takot sa lahat. Ayaw sumubok. Lahat ng gagawin, natatakot. So, ano nangyari? Kulong ka. Tawag yan is ano? Wala kang freedom. Kasi ang nasusunod, yung mga unggoy sa utak mo. So, ano dapat natin gawin? Ito po tinuturo ko sa inyo, dapat matuto kang maghiwalay. Mas makapangyarihan ka doon sa unggoy. Pag sinabi mo ayoko, masunod ikaw. Ikaw may ari ng buhay mo, tama ba? Once na na-transform ka, na-transform, na-manage mo yung mga unggoy na yan, nagkakaroon ng ano, nagiging objective ka. Pag ang unggoy, yung takot ang naging power mo, nagiging subjective ka. Iba yung gusto, iba yung ginagawa mo, wala sa goal. Wala sa goal. hindi papunta sa success. Lagi subjective. Eh kasi based on ano, negatives. Ako po. Kaya importante na ma-transform ka. Bakit pag na-transform ka, iba na mangyayari sa'yo. Number one, nagkakaroon ka na ng tinatawag na positive self-talk. Ako po hindi nakatapos ng pag-aaral. High school graduate lang po ako. Noong na-transform ako, natuto ko magsabi ng tama sa sarili ko, kaya ko rin yan. Kung nagawa nila, kaya ko rin yan. Bakit? Parehas naman tayong tao, di ba? Hindi mo magaling mag-English, okay lang yan. English, magkakaintindihan naman tayo. Eh. Tandaw, English is just a language, not a knowledge, di ba? Kaya nung nag-online ako, nag-online kami sa iba't yung panig ng mundo, wala akong pakialam, kahit mali-mali English ko, nagkakaintindihan naman kami. Di ba? Ang importante, nagkakaintindihan. So pag may tiwala ka sa sarili mo, kahit mali-mali ang English mo, nagiging effective ka. At once na naging effective ka, ano nangyari? Ito, punta ka na sa tinatawag na nagkakaroon ng pag-asa.
May liwanag ang buhay, sabi ng Meral ko, di ba? At nagkaroon ka ng pag-asa, anong kasunod yan? Napupunta ka sinatawag na effective zone. Pag sinabi naging effective ka na, nagkakaroon ka na ng success skills. Nagkakaroon ka ng success habits. Naniniwala, how many of you believes na mga successful, meron silang successful habit? Naniniwala ka ba doon? Can you comment number 4 kung naniniwala ka doon? And how many of you believe the unsuccessful people eh meron din yung mga unsuccessful habit? Can you comment number 1 kung naniniwala ka? Kasi tandaan mo, yung success mo, result yun ng habit mo. Eh kaya lang, kung ang habit mo ay palyado na motivated by fear, eh walang mangyari. And once na naging effective ka, nagagawa mo. And once na nagawa mo isang bagay, napupunta ka sa tinatawag na winning zone. Ano yung winning zone? Nagkakaroon ng maganda ang buhay. Maganda ang pira sa bulsa. Diba? Nagkakaroon ng asset na pagta-travel sa iba't ibang panig ng mundo. Tatanungin ko po kayo, how many of you na nanonood ngayon na gusto magkaroon ng magandang buhay? Can you comment number 5? Ngayon, kung gusto mo ate kuya, layuan po natin ang mga unggoy. They are not you. So how we can separate our mind sa unggoy? Anong dapat natin gawin? Bago natin, paano natin mapaghihiwalay yung sarili natin from our mind? Number 1, make a choice in the present, not in the past. Mag-decide tayo based sa gusto mo ngayon, hindi based dun sa mga experiences mo sa nakaraan. Okay, sample. Nag-goal ka. Ano yung goal mo? Pumayat. Gusto kong mag-lose ng 5 kilos ng 2 buwan. Sample, 5 kilos in 2 months. So, ang gagawin ko, ganito. Yun ang goal mo, yun ang present mo. Ang goal ko, ang gagawin ko, tomorrow morning, every morning, ang kakainin gulay-gulay, yan ganito. Sa lunch ko, fruits and ganito. Sa dinner ko, ganito. Eh biglang, siyempre, nag-diet ka na. Eh kung kakalma itong chan mo, di ba, magugutom. Bubulong ang negative talking monkey. Ano sasabi? Wala siyang pakialam sa goal mo eh. Di ba, tanda? Wala siyang pakialam. Ano sasabi? Kumain ka. Pinahirapan mo sarili mo. Parang tanga. Di ba? Naranasan niyo ba yun? Sino po dito ang nakaranas na mag-diet? Can you comment number 1 kung nakaranas ka na mag-diet? And how many of you na may bumulong na negative na unggoy sa utak na niloloko mo na sarili mo, pinahirapan mo sarili mo, kumain ka, masarap yan. Di ba? Sino nakaranas na ganun? Can you comment number 1? Na, ako mismo naranasan ko yun eh. Pero guys, decide now. Make a choice in the present. Ano ba? What? Ano, negative? Kumain ka? Oh, no. May goal ako ngayon eh. Inom na lang tubig. Diba? Inom ka na lang tubig. Nung inom ka ng tubig, hindi mo sinod yung unggoy. Kasi nag-decide ka saan? Sa present. Not in the past. Okay. I-take note nyo ito. Panlabas sa ano to. Sa negative talking monkey. Okay. Isa pa. Number 2. You have to train your mind to work with you. Yung mga nagdadadal sa utak mo, turuan natin. Ha? I-training mo. Kasi sila untrained. Untrained. Yung untrained, kaya sila puro negative, untrained yung mga yan. Ngayon, ite-training natin. May training. So, paano may ite-training? May 4 na magic word na ibibigay ako sa iyo. Ilan? 4. Ilan uli? 4. Ilan po? 4. Ano yung magic word na yun? Pag may bumulong na negative sa iyo, yung negative talking monkey, ito yung sasabihin mo. Huwag ka na magsalita. Ito yung sabihin mo, thank you for sharing. Kunyari, sabihin niya, hindi mo kaya yan. May mga kasunan ka negosyo. Tapos, bubulong, hindi mo kaya yan, mahirap yan, baka malugi ka. Ano sabi mo? Well, thank you for sharing, my talking monkey, pero may quotes ako na mag-guide sa akin. Kaya ko to. Kung naging successful sila, kaya ko rin. Wala na siya. Pag kinontra mo yan, yung negatives, pag kinontra mo yun, oo na lang siya. Oo na lang siya. Hindi na siya susunod uli. Hindi. Pag kinontra mo siya, pag sinabi, thank you for sharing, salamat sa paalala mo, pero I believe in myself, kung nagawa nila, kaya ko rin. Diba? Yun lang. Ito yung four magic word, basta negative ka, nagbigay ng worries, baka malugi, o baka kung anong mangyari, baka mawala ka ng trabaho. Oh well, thank you for sharing, pero may trabaho ako ngayon at pagbubuti ang kong trabaho ko para makamit ko ang success. Ganun lang kasimple. Thank you for sharing. And last one, number 3, you have to consciously choose your thought. Ikaw ang pumili ng gusto mo. Mabilis turuan, minamanage ang unggoy. Ulitin ko po, minamanage ang unggoy. Isa pa, minamanage ang
Unggoy. Bakit? Pag hindi mo na manage sa mga talking monkey, mga ate kuya, ikaw ang imamanage sa mga yan. Dalawa lang yan. Either you manage your talking monkey or the talking monkey will rule and manage your whole life. Pag ang negative ang nag-manage, alam na. Alam nyo na ang dapat mangyari. Ngayon guys, ito po ang katotohanan. Meron tinatawag na the law of thoughts, yung isipan natin. Ito po ang katotohanan. This is the facts. Number one, you have the ability to control your thoughts. Yan po'y blessing. Biyaya na ibinigay sa atin ng Panginoon. Magbasa po tayo ng Biblia. Sa unang, sa Genesis nakalagay doon, pang-anim na araw nilalang ang tao. Ang sabi, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Kaninong wangis? Wangis ng Panginoon. Ano ibig sabihin ng wangis? Wangis in English means image. Image means, hindi literato, hindi picture yung image. Image means characteristic. Image, parang ganito, anong image ng politician, di ba? Anong image ng EDSA, di ba? Traffic. Anong image ng... Pag sinabing Boracay, masarap ang bakasyon. Ano yung image ni God? Power. Di ba? Makapangyarihan. Ibig sabihin, you have the ability to control your thoughts because you have the power na ibinigay sa'yo ng Panginoon. Ano pa? You have the ability to remove any thoughts from your mind. Pwede kang magtanggal ng unggoy. Yung doubtful monkey, pwede mong tanggalin panandalian. Yung mga acne monkey, pwede mong tanggalin. Naniniwala ba kayo acne monkey? Lalo na yung tipong alam ko na yan pero walang kita na maganda. Naku po, damputin mo ito, acne monkey, titapon mo. Diba? Titingin mo para mawala. Yung egoistic monkey, mataas ang ego, tanggalin mo. Naku, paano malalaman na mataas ang ego mo? Pag mataas ang pride mo, wala laman ang bulsa mo, mataas ang ego mo. Titingin mo yung talking monkey na yun. Walang mangyari sa buhay mo. And you have the ability to install. Pwede namang good listening attitude. Tanggalin mo yung acne. Ipalit mo, I have a good listening and learning attitude. Once you have a good listening and learning attitude, lahat pinag-aaralan mo, lahat nakikinig ka, hindi ka, ay alam ko na yan. Ano mangyayari pag alam ko na yan? Walang mangyayari talaga. Guys, install. Mag-install ka ng gusto mo. Guys, tingnan mo dito ha. Ulitin ko. You have the ability to control. You have the ability to remove. You have the ability to install. Ano ibig sabihin yan? You have the control. You have the ability to remove and you have the ability to install. Ano ibig sabihin niyan? You have the power. Meron po tayong power sa buhay natin. Anong Tagalog ng power? Power, di ba? Power, di ba? Kapangyarihan. Meron kang kapangyarihan sa buhay mo para umayos ang buhay mo. Kaya lang, yung power na yun nawawala pag hindi mo ginamit. At pinaubaya mo yun doon sa mga unggoy na nasa utak mo. Guys, anong ibig ko po sabihin? Tingnan mo buti. And your great, ang greatest power natin is to choose. Our greatest power, your greatest power is to choose. Ano uli? To choose. Ano po uli? To choose your own. My own. Sabi mo, my own. My own. Hindi sa unggoy. This is my life. And I have the power to choose. My own, not the unggoy, not the talking monkey, not the acne monkey, not the ego monkey, not the doubtful monkey, not the fearful monkey, not the may puhunan monkey, but my own thoughts. Ano yung own thoughts mo? Yung kaninang sinabi mo mga pangarap mo. Yun ang gusto kong nasa utak ko. Yung ang gusto kong ilagay dito yung mga dreams ko sa buhay. Bakit? Once na naginawa natin yan, nagkakaroon ka ng tinatawag na inner alignment. Inner alignment. Ulitin ko po, mga ate kuya, inner alignment. Nagkasundo itong tatlo. The moment na nagkasundo itong tatlong ito, nagkakaroon ka na ng power. Pag itong tatlong ito ay napagkasundo mo, pag yung isipan ay naging positibo, sigurado positibo action. Ay, power yan. Sigurado po yan. At sigurado, pag positibo action, positibo resulta. Ang tawag dyan, alignment. I-type mo nga naman, sabi mo, alignment. Align ka sa provided ng blessing. Yung sinasabi ni God, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you. Yes, I am. Kaya mo na sabihin, receive,
kaya ko na to by imagination, by emotion, and by action, magkasundo kayo dito. Tingin mo, tutulungan ka ni God? Kung positive ang iniisip mo, positive ang nararamdaman mo, positive ang ginagawa mo, tingin mo yung dasal mo na pinangako sa'yo na plans to prosper you, tingin mo, makukuha o makukuha? Makukuha 100%, hindi po nagsisinungaling ang Panginoon. Power. Wala pa pong, isa po yan sa, kung mababasa na sa Biblia, lahat ng mga promise niya, lahat ng sinabi niya ay nagkatotoo. At ito po ang sabi niya sa'yo, plans to prosper you. At makukuha lang natin yan kung i-align natin ang sarili natin dun sa gusto niya. Tama ba? Dapat hindi kanya kalaban. Ay pag nakikinig ka sa unggo, sabi nga, you cannot serve two gods at the same time. I am a jealous God, sabi ni God. Pag sa unggoy ka na nakikinig, nakalaban ng positivity, hindi ka. Hindi ka para sa kanya. Di ba? Kaya trabaho po natin, guys, gamitin yung power na ibinigay sa atin. At ang power na ibinigay sa atin ng Panginoon Diyos is to choose. Ulitin ko po. To choose your own. Kanino? Your own thoughts. Okay? So, natuto ba kayo? How many of you so far na natuto ngayon? Can you comment number 6 sa comment section natin? Okay. Guys, tuloy po tayo. So, dana tayo with the right you. So, tingnan, ito po ang gulo na to, ha? This is the foundation. Imagine, naayos na natin itong foundation na to. Naayos natin itong foundation. Yung right you, ikaw na to, nagkaroon ka ng tinatawag na inner alignment. So, ibig sabihin, itong isang anggulo ng buhay, which is 80% of success, naayos natin. 80% of success na andito na. Iaayos na lang natin tamang vehicle. Imagine na andito ka ngayon, magpapalit o magdadagdag tayo ng vehicle. Kahit anong positibo mo sa buhay, pag mali ang ginagawa mo, wala mangyari. So, babaguhin natin yung sasakyan mo. Nakatulad ng pagbabago ko po. Ako po ay 20 taong empleyado. Nigulong ng kotse, wala nangyari. Nigulong ng kotse, wala akong nabilis. 20 taong pag-empleyado. Masipag po ako. Maaring positibo po ako. Pero, wala nangyari. So, anong ginawa ko? Nagdagdag ako ng vehicle. So, guys, ang ituturo ko naman sa inyo, ano yung mga tamang vehicle na dapat mo sakyan pag tama ka na? Hindi may tama. Pag mali ang alignment mo, hindi align to tatlo na to, ang tawag dyan may tama. Di ba? May tama, may sapi, may sapi ng negative. Alam mo, unggoy, sumasapi yan eh. Hindi naman ano yan, hindi man tagal yan eh. Sapi lang negative. So pag ikay mayroong lahat ito, unggoy, tawag yan, misalign. Ngayon, kung align ka na, kapatid, madali nang gawin tong tatlo na to. Dalawa na lang kailangan mo. Ngayon, ang pag-uusapan natin is the right vehicle. Guys, stay tuned kayo hanggang huli. Kasi pag napagtugma natin ang tatlong to, successful resulta dyan. Gusto kong mag-decide kayo ng tama. Kasi pag nag-live ka, hindi mo tinapos. Pumasok si Unggoy na alam ko na yan. Walang mangyari. Maaring negative ang decision mo. Pero mas maganda tapusin yung buong pelikula to conclude yung tamang decision mo later. Okay? So how many of you so far na diniscuss ko yung right you, so far natuto? Can you comment number 2 sa comment section? At willing, ibig sabihin, willing i-apply yung natutunan. Can you comment number 2? Sa comment section natin, libre po yan, Ate Kuya. Yan po yung binayaran ko ng malaking halaga para matuto ako dyan. Ngayon, natuto ako, binigay ko sa inyo ng libre na lang. Okay, right vehicle naman. Sa pera naman tayo. Sino dito ang gustong dumami pera? Sino dumami gusto maraming pera? Eh sabi ni Ivan, ako, puro ay pera. Ang pera hindi nadadala sa langit. Totoo naman po, ang pera hindi naman dinadala sa langit. Ang pera po, para sa lupa. Tama? Para may pambili ka ng gatas ng anak mo, para may pambili ka ng diaper, para may pagkain, para hindi kayo magutom. Importante ang pera. Money is not the most important things in this world. Pero tandaan niyo po, the lack of money affects the most important things in this world. Tama o tama? Nagkakagulo ang unggoy pag wala kang pera. Ang tataba ng unggoy mo pag wala kang pera. Takot ka, tama ba? So, ang the objective naman natin is magkaroon ka ng pera. Pero, totoo bang masama ang pera? Sabi ng iba, money is the root of all evil. Ang tama dyan, the love of money. Pag sinabing love, pag sinusunod mo na yung pera, kailan nagiging masama ang pera? Nagiging masama ang pera, sabi ng Bible, again, gagamit po ako ng isang Bible verse, sabi dito, you cannot serve two masters at the same time. You cannot serve God
And you cannot serve money at the same time. Either you hate the one and you love the one. So hindi pwedeng pagsabayin mo. Sa salitang Tagalog, hindi kaya pwedeng mamangka sa dalawang ilog. And sabi ni God, I am a jealous God. Huwag kang susunod sa pera. Ngayon, paano masasabi na sumusunod ka sa pera? Dalawang klase po ng pera. Isang malaki, isang maliit. Literal po, pag maliit ang pera, ikaw ang sumusunod sa pera. Kaya mabuti. Ang dala mong pera, 50 pesos lang. Gusto mong kumain. Sino masusunod? Ikaw o yung 50 pesos? Gusto mong kumain, ha? Di ba gusto mong kumain kahit halimbawa, kakain ka sa isang restaurant? Di ba sarap kumain ng maraming pagkain? Tama ba? E gutom na gutom ka, hindi ka masusunod. Ang masusunod yung 50 pesos. Siya ang boss. Tama? Up! Hindi ka pwede mawasok dyan. Mamahal dyan. Saan ka pupunta? Doon, kaya ano, ituro-turo. Ano order mo? Kalating gulay, kalating kanin. Kasi pag inubos mo ako, mamaya wala ka nang kakainin. Di ba? So kasalanan po pag sumusunod sa pera. At nagiging makapangyarihan, nagiging masama ang pera pag maliit. Pag maliit ang pera mo, siya ang masusunod sa pag-aaral ng anak mo. Siya ang masusunod sa ang katitira. Siya ang masusunod anong hapunan mamaya. Siya ang masusunod anong almusal. Siya ang masusunod anong gamot ang bibili pag may sakit ka. Siya ang masusunod sa ospital ka, ikukumpay. Pag maliit ang pera mo, ay masama po yan. Bakit? May dadaling ko sa ospital, nilalampasan mo yung private hospital. Bakit? Sabi nung pera, wag, doon ka sa public. Diba? Eh pag malaki pera mo kapatid, ikaw ang nagmamanage ng pera. Ang pera po minamanage, hindi minamahal. Kasalanan po ang magmahal sa pera. Pero ang pera po minamanage. Diba? Again, ang pera pag maliit, ikaw ang imamanage. Yung buong pamilya mo imamanage niyan. So importante na maraming pera o magkumita ka ng maganda. Yung sapat ba? Hindi naman kailangan bilyon-bilyon ang pera mo. Yung sapat pa para sa mga pangangailangan sa araw-araw. Hindi masama yun na may maganda kang bahay na sarili mo na hindi ka nangungupahan. Yung nabibili mo yung mga damit na kailangan ng anak mo, yung utilities, Meralco, tubig, internet na babayaran mo sa oras, yung may transportation, meron kang budget para sa kalusugan ng pamilya mo, may budget para sa edukasyon. Hindi po masama yun para sa ating mga pangangailangan. Nakapag-charity ka, okay yan. Ano pa? Para sa mga gusto, yung mga wants mo. Marami tayong mga once sa buhay, gustong sariling bahay. Nangungupahan ngayon, sariling bahay. Sariling kotse. Mga gadgets na gagamitin mo, lalo ngayon online. Yung damit, jewelry, travel. Eh dati po ako ng empleyado, abay, pangarap po lagi ang, hindi po nakakasakay na aeroplano, 20 taong empleyado ako. Sabi ko, pag ako yumaman, gusto ko makarating man lang kahit Boracay, di ba? Kahit Boracay, ang pangarap din eh. So ano nangyari? Nung binago ko yung vehicle ko, nung binago ko yung success formula ko, nagbago ako ng game plan. Sabi ko, magpa-part-time ako na negosyo. So, ano na ibigay sa akin? Ito po, to cut a long story short. O, hindi lang Boracay, napuntahan ko. Napuntahan na namin ang Las Vegas, di ba? Ayan, napakaganda. Ano pa? O, na, ito po yung pinakamagandang hotel sa Las Vegas, yung Venetian Hotel. Napakaganda niya. Napakalaki niyang hotel. Parang isang barangay yung hotel na yan, di ba? Kwarto pa lang, parang isang 100 square meter na. May sarili kang sala. Then, ito, narating po namin na New York. Nakapamasyal na rin po kami na New York. Ano pa? Ito, Golden Gate. Ito naman sa, nakanood kami ng live na NBA. Di ba? Nakapasyal kami sa Universal Studio sa Los Angeles. Kung dati pangarap ko lang Boracay, alam mo, nung walang pandemic, halos yearly nasa Boracay kami, twice or thrice, o minsan apat na beses kami nasa Boracay. Just for ano lang, maisipan. Alam bakit? Nagkaroon ka ng time and financial freedom. Importante po yan. Magkano yung basic na kailangan natin para mabuhay na matino? Pag single ka, pwede ng 10,000. Single. Nakatira ka sa nanay mo, single ka, nakapag-share ka ng konti, sakto, 10,000. May pang-melty ka dyan, di ba? Ngayon, pag mangangarap ka mag-asawa ka, dapat may extra 10,000. Another 10,000. Bakit? Eh pag kumakain ka, dapat kakain din yung asawa mo. Hindi may asawa ka, ikaw kumakain. Diyan ka lang, wala ka pag 10,000, di ba? Ngayon, pag bubukod kayo mag-asawa, o mag-asawa ka na, di ba? Bubukod kayo, iiwalay ka ng bahay, abay, maghanda ka na another 10,000 para sa renta, tubig, kuryente. Tama? Kayong dalawa lang, 30 mil na, kayong dalawa. Ikaw, asawa mo, at bubukod kayo, kailangan 30,000.
Siya pag mag-aasawa, mag-isip-isip ha, pag 10,000 pilo pala kita mo, aba, walang mangyayari. Ngayon, kung may anak, madagdagan na isang anak, aba, may dagdag gastos yun, di ba? Immunization, gatas, diaper, di ba? Another 10,000 yun. Pag dalawa anak mo, ito, another 10,000. Every bata, 10,000 ang budget. Maayos. Hindi 50-50 yung anak mo. Ano yung 50-50? May mga 50-50 bata eh. 50-50 ang damit. Yung isa naka-short, yung isa naka-open sa taas. Yung isa naka-t-shirt, naka-wala ng panty. Di ba? May mga gano'n. Kami ng mga bata, gano'n kami. Pag nagtitipid ng, ano, ng diaper, maghapon, wala. Kaya nagpapanghiyan yung bahay. Guys, 50,000 ang kailangan mo. May dalawang anak nakabukod kayo. Kung may pangarap ka para sa mga wants mo, another 85,000. Para sa savings, sa health, peace of mind, travel. Nangangarap ka, pangarap ko dati na Boracay, 5,000 per month, ihiwalay mo. Isang taon, 60,000. Mga tatlo kayo, pwede ka mag-Boracay. Ang dalawa, tatlong araw, 16,000. O, mga ngarap ka ng bahay, mga 25,000 ang amortization. Isang, kung nakokondo, ano yan, may two bedroom, pero pag dito sa somewhere in Pasig, pero pag mga Ortigas, malalaking lugar, ay one bedroom lang yan. Sariling kotse, mga 25,000. 85,000 para sa wants mo. Tanggapin natin ang katotohanan, mga ate kuya. Ang kailangan natin is 135,000 para magkaroon ka di sa Pilipinas ng tinatawag na decente at simpleng buhay. Tatanungin ko po kayo, mga ate kuya, nakuha na ba natin? Nung nakita ko itong figure na to, at sabi sa akin, you have to believe in yourself, you have to change the formula, you have to change your vehicle, ginol ko po yan. Sabi ko, kaya ko yan. Kaya ko rin yan. At nangyari sa akin, after one year, 3 times of my salary as full-time employee, hindi naman 3 times, 4 times of my salary as part-time, a full-time employee, kinikita ko ng part-time. So I decide to work full-time. Ngayon, weekly na lang po ito. Weekly na lang. So ituturo ko sa inyo yung vehicle na ginawa ko. Ano ba yung vehicle na pinili ko? Ito po. Sariling negosyo. Sariling negosyo. Bakit sinabing sarili? Pag sinabing sariling negosyo, ako ang magdidikta ng income. Ako ang magdidikta, ako ang boss, di ba? Pag sarili ko negosyo, ako ang may control. Nung ako empleyado, ako ang kinokontrol. Tama? Si boss ang magdidikta ng kita. Siya magdidikta ng oras ng pasok ko. Siya magdidikta ng oras ng uwi ko. Siya magdidikta kung ipopromote ako o hindi. Sa negosyo, ako, ikaw ang magdidikta. Bakit kailangan negosyo? 95% ng wealth nasa negosyo. 5% ng wealth nasa employment. Guys, kung gusto mong umasenso, magninegosyo tayo. Yan yung bihikulong sasakyan mo. Na kaya mo. Ulitin ko, kaya mo. Ulitin ko, kaya mo. Sabi mo, kaya ko. I-comment mo, kaya ko. Kaya mong negosyo. Hindi ka maglalabas ng milyon, hindi ka maglalabas ng 100,000 para magnegosyo. Yung kaya mo bilang empleyado, bilang simpleng negosyante, bilang nanay, kaya mo. Nakatulad ko na factory worker, na kaya ko. Okay? So ano na dapat natin gawin? Hindi ko kayo tuturuan ng trabaho. Bakit? Eh, nilayasan ko nga ang trabaho. Hindi ko sana yung mali, ha? Ang pagiging empleyado, hindi mali. Kulang lang. Kung gusto mong umasin sa buhay, kulang yan. Kasi mali ang turo ng nanay at tatay natin, eh. Kasi sila naman, ano yung tuturo sa negosyo? Eh, tinuro ng nanay natin, anak, mag-aral ka mabuti para pag nakatapos ka ng pag-aaral, makakuha ka ng magandang ano, trabaho. Aba eh, ako nung nakatapos ng high school, nakakuha ang trabaho, 20 din may umama, naisip ko, parang mali ang sabi ng nanay ko. Diba? How many of you nakarinig din ng payo na gano'n? Anak, mag-aral ka mabuti para pag nakatapos ka ng pag-aaral, makakuha ka ng trabaho. Sino nakaranas ng gano'n? Can you comment number 4? Yan ang buti. Nagtatrabaho ka ng napakatagal na pa. Hindi ka naman umaasenso. Tama ba? So guys, when you are employed lang, at wala kang side income, wala kang part-time business, sabi ni Robert Kiyosaki, isang step ka na lang sa poverty. So nung pag-aaralan natin ngayon, tuturuan namin kayo ng business, mga ate kuya. So stay hanggang huli kasi kaya mo to. Kung nakaya ko, lagi mong sasabihin, kung nakaya, kaya nila, kaya ko. Pwede kang umasenso. You deserve success, mga ate kuya. Huwag kang makinig muna. For 1 hour lang, parang awa yun na. Hanggang matapos lang ako, huwag ka muna makinig sa talking monkey mo. Sa akin ka muna maniwala, temporarily. Pagkatapos ng presentation, bahala ako, maniwala ka pa sa unggoy. Okay. Tatlong business model ang pwede mong gawin pag magninegosyo ka. Una, traditional na negosyo. Ano yung traditional na negosyo?
Ayan, tayo ka ng hardware, tayo ka ng grocery store, ayan, mga ganyan. Pero hindi yan ituturo ko kasi baka hindi kaya. Kasi daang libo, milyon ang kapital dyan. Ang franchise, hindi ko rin ituturo sa'yo. Bakit? Ang pinakamurang franchise ngayon, kulang-kulang kalahating milyon. Hindi rin kaya ng pangkaraniwang empleyado. Ang ituturo ko sa'yo, tinatawag na new shared economy system. Makabagong pagninegosyo na kayang gawin ng katulad mo at katulad ko at katulad mo rin na may pangarap sa buhay. Ang tawag dito, network marketing. Hashtag, dapat legal. Maraming network marketing na legal, meron ding ilan na illegal. Ngayon, paano malalaman na legal? Madali lang po. Unang-una, may opisina. Pangalawa, may credential. Ibig sabihin, may legalities. Pangatlo, may mga produkto. Pag ang pinapangako ng isang networking company, yayaman ka, wala ng product, wala opisina, naku po, scam yan. Naku po. Ngayon, ano po itong new shared economy system? Ginagamit po ito ng Grab. Kung alam mo yung Grab food, yung apps lang ang ginagamit, pwede kang mag-ride doon. Diba? Yung YouTube, kahit di ka magaling na artista, pwede kang gumawa ng short video mo, i-upload mo sa Facebook, pag maraming likers, maraming viewers, kikita ka. Sa Lazada, kung may tinitinda ang mga produkto, pwede ka rin yan. Diba? Sa Airbnb, may isang kwarto na hindi ginagamit, pwede yan. Ang tawag yan, the new shared economy system. So tayo po, ginagamit namin yung tinatawag na new shared economy system o network marketing. Later, malalaman nyo ang beauty po ng network marketing. Bakit ko pinili ang network marketing? Number one, mababa ang risk. Mababa po ang risk. Why? Karamihan po sa mga network marketing, bibili ka lang ng product. Pag bumili ka lang ng product, may potential ka ng kumita. Ibig sabihin, pag nabenta mo yung product mo, naripan mo na yung kapital. Ganun po yun. Pangalawa, mababa ang kapital. Hindi ka maglalabas ng kapital na malaki. Before po the pandemic, may nag-offer sa akin ng isang negosyo, yung tinatang na Kuya J Restaurant. Yes, ang project sa Boracay. So, talagang excited na ako kasi sabi ko po, ang ilalabas daw almost 7 million. So, plano ko ibenta muna isang condo ko at yun ang gamitin kong kapital. Kaya lang, hindi, for any reason, hindi ko tinuloy. Ewan kung bakit. Parang may bumulong sa akin na guardian angel ko na, huwag mo na ituloy. Baka dahil hindi mo mamumuno kasi Boracay, di ba? Alam niyo, after ng ilang buwan, nagkaroon ng pandemic, sarado lahat ng Kuya J halos. Ay kung nag-invest ako doon, yari ang malaking kapital. Dito po, wala, one time lang ang kapital mo. And lifetime ka ng magninegosyo. Pangatlo, may leverage. Pag sinabi leverage, kumikita ka by percentage. Sa mga negosyo naman, may leverage lang. Pumunta ka ng SM. Pumili ka ng kahit anong damit dyan. Yung may-ari ng SM, may kita yun. Hindi siya nagbenta sa'yo, mga sales lady. Pero may kita ka. Dito ganun din. And recession proof. Hindi po gaano tinatalaban ang ganitong krisis. Bakit? Ay home base tayo eh. Hindi naman affected ang home base at kailangan yung mga produkto kasi panlaban sa mga viruses and globalization ready. Now guys, I would like to introduce to you yung vehicle na sinakyan ko kung bakit ako naging multi-millionaire. Introducing our company, Empowered Consumerism. So anong kailangan mo lang gawin? Just partner with us. Sino po ba ito sa Empowered Consumerism? Empowered Consumerism is a fueled. Bago pa lang po ito sa Empowered Consumerism, it's a wala pang isang taong company. Nagsimula po tayo February 2020, before the pandemic. Pero tayo ay booming during the pandemic. Why? Ang nagmay-ari po o nagpupuwal is Alliance in Motion Global na mayroong 14 years of solid experience. At napakarami na na-create na millionaires. We created more than 15,000 self-made millionaires. Ang tanong, gusto niyo bang mapasama sa mga susunod na maging milyonaryo? Comment number 5. Guys, pag may na-yumaman na sa isang industriya, maraming yumaman, ibig sabihin, proven. Parang ganito, huwag kang papasok sa isang industriya na walang yumayaman. Halimbawa, wala mo yumayaman yung ginagawa mo. Magtanong ka, after 10 years, hindi ka talaga yayaman dyan. Eh dito po, napakarami. Isa po ako dun. On my first year, nakasama na ako dyan. Kami pa yung mga first 100 na naging self-made millionaires dito. And hindi lang isang million, hindi lang isang beses. Maraming beses na po namin naulit yan. And ang partners natin is $1 billion sa Amerika. Guys, I would like to share with you yung mga success story naman po ng mga, yung ilan sa mga teammates ko na umasenso dito. Isa po dito si Ronald Coco. May mga case study lang po ipapakita sa inyo. Baka sabihin niyo, para sa taong katulad ko lang na masipag, wala naman, hindi naman magaling eh.
tamang bihikula lang po si Nakia. Ronald is a part of Millionaires Club ng ating company. Nanonood ba si Ronald niya? Can you comment naman, Ronald? Ang mag-asawa, si Mary Jane Goko, isang OFW sa Macau. Noong na-introduce before, Ronald is a all-around maintenance. Tingnan mo si Ronald, itsura niya. Payat. Maitim. Pobre. Kinukwento ko, ini-interview ito si Ka Ronald. Ronald, noong empleyado, anong buhay meron ka? Sabi niya, coach, noong empleyado, alam mo yung isang latang atami. Atami, sardinas. Pinagkakasya ko maghapon. Almusal, tanghali, hapon. Eh, nakaka-relate ako kasi nung empleyado ako, ganun din ako. Ako naman, itlog. Kalahating itlog, kalahating kanin. Kalahating itlog, isang kanin. Di ba? Merienda, kanin. Kasi factory worker, mahirap ang trabaho. Kaya dahil puro carbohydrates. Si Ronald is all around maintenance. Imagine nyo isang latang sardinas, may nagkakasya. Di ba? Tapos pumapasok sa trabaho, naglalakad. Uuwi sa trabaho, naglakad din. Ganun kahirap ang buhay ni Ronald. Before. Until na-invite siya dito sa ating company. And he decided to be part of our company. Nabuhay ang kanyang mga pangarap. So, anong ginawa ni Ronald? Yung sipag niya sa employment, ginamit niya dito. Nag-aral. Importante po dito, may good listening attitude ka. Hindi po madali ang pagyaman. Dapat matuto kang mag-aral. Nag-aral si Ronald sa Ortigas. Dati sa Ortigas, pero ngayon online eh. Atin ang training. Naglakad na naman. Lakad naman. Parot-parito sa Ortigas. After 6 months, na-promote na silver executive. Ang silver executive position, ang silver executive position, ito po ay, wait lang po ha. Ang gold, ang silver executive position, ito po ay isang pwesto na nag-a-average ka lang kita diyan mga 20 to 30,000 pesos. Sandali lang, i-set up ko lang po ng maayos tong ano ko. Nagloko eh kasi ayan. Okay. Tuloy pa. Ang gold executive position, again, ulitin ko po, the gold executive position, yung mga kumikita ng mga 20,000 to 30,000 pesos. Okay? And sinipagan, nag-apply ng tamang system, yung tinuro ko ni Mame, right system. After a month, ayan, lumaki na ng grupo niya, tumaas ang sales niya, na-promote na gold executive. Gold executive, average mga 40,000 pesos per month. Nagkaroon ng mataas sa sales. Ang taong matyaga, pinagpapaalayan. Masipag. Kaya tumaas ang sales niya. Nakasama na yun sa Palawan trip na nakaraang taon. Kasama ko po yan. Tuwan-tuwa si Kao Ronald. Imagine ha, dating tagalinis ng swimming pool. Napunta ng Palawan. Di ba? And recently, last year, napromote na po siya ng Millionaires Club ng company. Guys, tingnan mo buti ito. Isang pangaraniwan tao na mahirap, mahirap ang buhay, hindi tapos yun dun eh. Tandaan mo, yung current mong buhay ngayon, hindi yan ang final destination mo. Kung pipili ka talaga ng tamang bihikulo, mararating mo ang success mo. Right now, Ronald, ito po yung kanyang distributor tracking center. Yung isa, kumita na 168,000, isa 292,000, isa 600, kulang 700,000, mga 1.2 million po ang kinita ng mama. Ito naman po si Ate Chi, isang OFW caregiver sa Israel. Ang daming challenges na na-invite siya dito. Unang-una, kulang pera. Paano sasali? Ginawa ng paraan. Nung nagawa ng paraan, negative ang asawa. Nung nag-abroad, negative yung kanyang lola, yung kanyang caregiver inaalagaan. So si Ate G, ginagawa negosyo sideline. At yung side time niya, nasa CR, ginagawa negosyo. Pagtulog yung kanyang amo, ginagawa negosyo. Ayan, ito, nagkaroon ng success. Lumaki ang team niya. Recently, ito po yung kanyang cheque sa kanyang first 6 months, 200,000. Ito yung laman na account niya ngayon, may 235,000, na-reach na yung first million niya. Isang linggo lang yan, Ate G. Kasama na siya sa Millionaires Club ng company. Okay guys, napakarami po. Pumili lang po ako ng ilan sa mga success story. Now, I want you to share my personal story naman para makita niyo po, bakit ba, ano yung meron? Bakit naging successful? Okay? So, play po natin. Tubong Laguna po ako and doon na po lumaki. Walo kami sa magkakapatid, ako yung panganay. And sa school minsan dahil kulang ang pera, naranasan akong pumasok sa school ng, alam mo yung chinelas mo magkaiba ng color. Bago pumasok sa school, nagtitinda ako ng pandesal sa umaga.
Ayun, pag-graduate ng high school, hanap na ako ng trabaho. Ka-apply ko, natanggap ako sa dito sa Pasig, ang gawaan ng battery siya, natanggap ako as factory worker. Doon ko na rin namit ang aking butihing may bahay, si Tess, sa accounting siya. And during my employment period, medyo maraming struggle kasi nagkaroon kami ng tatlong anak. Lahat ng extra income, ginawa ko na. Nagtitinda ako ng DVD sa opisina sa trabaho. Bumibili ako ng payo, mga pantalon sa Divisoria. Tapos pagdating sa trabaho, pinahuhulugan ko yun ng 3 gifts or 4 gifts. Nagpapatong lang ako ng 50 pesos. So, lagi kong dasal sana magkaroon ng opportunity na promise ko sa Panginoon na pag nagkaroon ng opportunity, sisipagan ko talaga. So, one day, tumawag sa akin yung isa sa mga kaibigan ko. Sabi niya, tinalong ako kung gusto ko ng extra income. Siyempre, ako yung taong naghahanap ng extra income. So, nag-join ako. So, nagsimula ang flyering. Pero sa EDSA ko ginagawa yun. Siyempre, wala nang budget para sa pagkain. Pag nagutom, maghahapunan. Ang ginagawa ko lang nun para makatipid. Sa KFC ako kumakain. KFC, pero hindi ako nag-order ng meal. Ang ginagawa ko lang doon, bumibili ako sa mini-stop ng extra rice. Sa mini-stop, mas mura ang rice kumpara sa KFC. So, bibili ako sa mini-stop, dadaling ko sa KFC, lalagay ko sa plate ng KFC, at babambahin ko na maraming gravy. Eh, nakasurvive ako ng ganun, tuloy-tuloy lang. Minsan, para maging, pag may mga presentation ako na, na elite or medyo malalaking tao, minsan ginagawa ko para mabango ka, pumupunta po sa mga malls, marami kasing libreng spray ng pabango doon. Diretso sa flyering, medyo mahirap. At nangyari sa flyering sa akin, kaya umayaw doon sa flyering, minsan nagpa-flyer ako, nahuli ako ng police. Talagang dinala ako sa outpost nila. At sabi sa akin, pag hindi ko daw nilinis yung mga kinalat ko, magkakaroon ako ng community service, patawag doon. Yung mag-half day ako maglilinis ng buong EDSA. So talagang pinulot ko yun, pinulot ko isa-isa. And alam mo, habang pinapulot ko, hindi ko maiwasan na, alam mo, pumunta kang luha mo kasi hindi man mahirap, pero feeling ko parang down na down ako nung kasi wala pang resulta maganda. Ang dasal ko lagi sa Panginoon, sana bigyan niyo po ako na isang way pa para maging, ano magagawin ko para mas dumami yung invite ko, para mas lumaki yung negosyo ko. And one day, sa bahay namin, may isang lumang dyaryo, buy and sell. So sabi ko, may mga numbers dito, pwede ko naman i-text to. So nag-compose ako na isang magandang text. And isa-isa kong tinext kasi naka-unlimited text naman that time. And good news, yung aking prospecting na gano'n, nakapag-invite, I think, ang mga 10 sa unang linggo ko. And may sumali na kaagad doon. I think 27 heads na napasali ko doon. And one time, nag-text ako doon sa mga number na yon. Nagkamali ako ng pindot, anonymous number. So, yung wrong number na yon, nag-reply na interesado siya umaten. So sabi ko, pwede naman palang parang hula-hula number. So yun, ginawa ko, nagsimula ako mag-text plus. Doon dumami ang invite namin sa prospecting na gano'n. That time kasi wala pang Facebook. On our first year sa using that technology, nakapag-invite kami ng more than 1,000. And 10 doon, sa lahat na naging direct ko doon, lahat ngayon mga global ambassador na and mga millionaires club na. Dahil sa IM Global, nagsimula na maganda resulta on my first year. Na-promote na ako na Global Ambassador. The same year, na-promote na ako ng Millionaires Club. Nakapaglabas na rin po ako ng unang kotse ko, brand new na Mazda 3. And on my third year sa IM Global, na ilabas ko naman yung brand new na Montero Sports. And lately, yung nabili ko is yung Toyota Super Grandia. Mahilig ako sa malalaking sasakyan kasi masaya pag maraming nakasakay sa sasakyan. May surprise ako sa panganay ko kasi siya, medyo fanatic sa kotse. Bibigyan ko siya ngayon ng brand new na Suzuki ABB. And nakasama na rin ako ng 2 beses sa Hong Kong trip, sa Singapore, saan pa? Sa Palawan, Boracay. Ngayon taon na to, 2 beses nakarating sa Boracay because of AIM Global. And 4 times ko pong na-hit ang profit sharing ng company and 3 times ko na narating ang America because of AIM Global. Portion of my earnings nilalagay ko po sa income generating asset. So, unang nabili ko yung condo namin, yung 2-bedroom na condo. And last 2017, lumipat po ka sa mas malaking condo. Ito na po yung tinitirhan ko ngayon, yung 4-bedroom na condo, 140 square meter po ito. And more than 9 million po ang halaga nito. And last year po, may nabili ulit yung isang condo sa Lumiere naman. Nabili ko yun for 7 million, ngayon 12 million na po ang value.
Kaya kung nahihirapan kami, kung kayo ngayon ay desperate na, your desperation, i-turn mo lang ng positive into tinatawag na determination. So from desperation, convert it to positive to determination. At sinisigurado ko sa inyo, 1 to 2 years from now, yung success na mga apply sa nakikita nyo, makukuha at makukuha nyo rin. At dito sa Imglobal, may mabilis, may mabagal, pero isa lang po sinisigurado ko sa inyo. Kapag nasa Imglobal ka at tuloy-tuloy ka, sigurado ang tagumpay mo. Okay guys, bago po kami magtapos, gusto ko po magpasalamat. Unang-una sa Panginoon, kasi nung nagsimula po sa Imglobal, ang hiniling ko lang sa kanya, extra income. Extra income na 5,000 para sa pangdagdag ng... Huwag kang iiyak. Extra income na 5,000 para sa pandagdag sa gatas ng mga anak, pero ibinigay po niya 500,000 buwan-buwan. Nagdadasal po ako sa Panginoon, nagsisimula kami na ang gusto ko lang po noon, hindi kami sumablay sa bayad sa apartment kasi lagi kami pinalalayas. Pero 3 kondo na magaganda ibinigay mo, Ama. Sabi ko, simpleng ano lang, kahit bakasyon once a year, kahit lang malapit, kahit sa Laguna lang, masaya na. Pero hindi lang po Laguna, kundi buong mundo ang napasyala namin. Salamat, Ama. And syempre sa Imglobal. Imglobal, maraming salamat ang naging abin nyo kayo sa pinadaan sa inyong blessing. Itong success po namin, hindi po ito ginawa ko. Hindi po ito mag-isa kong gumawa. Maraming tao pong nag-contribute para ma-assemble itong success na to. Unang-una, ang buong grupo ko, TGIA, AIM Quadrillion, and ang AIB, AIM God, AIM Tigers, and ang A7XI, Team Pull Out, Team ADA, and sa lahat ng Gen Z na bagong sali, maraming salamat. And thank you to myself. Very good. Tandaan niyo pa mga kapatid, hindi po tayo inilagay sa mundong ibabaw para tayo maging mahirap. At hindi rin tayo inilagay sa mundong ibabaw para tayo maging mayaman. Inilagay po tayo sa mundong ibabaw para pumili ng buhay na gusto mo. Good morning! Okay. Na-inspire ba kayo sa success story ko? Alam niyo nung pinag salita. Saan yun eh? Sa Mall of Asia. Yung sharing ko nung nakaraang taon pala yan. Last, 2019. So, first time ko mag-sharing sa, dati kasi sharing ko sa Ultra, na-invite ako sa Ultra. Pero nung 2019, nag-sharing naman ako sa Mall of Asia na yung mall doon. Anniversary natin yun. Mid-year anniversary. And guys, pag-usapan po natin yung next 5 years ng buhay mo. Kung magiging successful ka, at kung gusto mo maging successful, anong gusto mo? Gawin mo mag-isa? Or having someone na may mag-guide sa'yo na katulad ko para maging successful ka? Gusto mo ba yun? Kung gusto mo mayroong nag-guide sa'yo, can you comment number 2? Okay. And guys, paano ka makikita dito? Share ko lang sa'yo paano ka makikita. Dalawa lang po ang trabaho natin. Magiging madali po ito. Itong trabaho gagawin natin dito sa Empowered Consumerism. Kung ano ka, kung tama ka, yung right you ka. At may nag-guide. Kailangan may nag-guide. Importante ang mentor. Dalawa lang po ang trabaho natin. Ang trabaho po natin is to share the products and to share the opportunity. Yung po ang trabaho natin. So, this is a business within business. Magninegosyo tayo sa loob ng Empowered Consumerism. So, dito po, pag sinare mo ang product natin, ibig sabihin, kung mahilig ka sa... Ako kasi ginagawa ko yung Facebook ads. Facebook ads ang ginagawa ko. Nagbebenta ko ng mga product sa ads. Ang kita natin dyan, 25 to 50%. Let's say, sample natin. Kung 25%, kunyari, 10,000 na sales mo ngayon, may 2.5 ang kita. Kung nakabenta ka ng 50,000, o may kita ka mga 12,500. Sa 25%, paano yung product mo na 50%? Yung mga juice natin, 50% ang kita dun eh. Ibig sabihin, kung ang sales mo ay 10,000, ang kita mo 5,000. Okay, ngayon, share the opportunity. Pag share mo naman yung opportunity, business expansion, may outright nakita ka na 700. Ito lang po yung dalawang trabaho natin. Yung trabaho. Yung susunod na i-discuss ko na marketing plan na yun. Kapag ginagawa mo itong dalawang ito,
kikita ka na doon sa apat na marketing plan natin. Mabilis lang po ito. Una, Unilevel. Pangalawa, Unipay plan. Pangatlo, Stair Step. And pang-apat, Sales Match Bonus. Unahin natin ang mabilis, yung Unilevel. Sa Unilevel, halimbawa, ikaw to. Lahat ng sponsored mo o yung pinakitaan mo ng negosyo, naging part ng company natin, let's say pinakita mo 10 tao at sila naging part ng company natin, 10% ng kanilang benta pupunta sa'yo. Yun yung override mo. Imagine, hindi ikaw nagbenta, hindi ikaw nangapital, pero may 10% ka doon. Maganda ba yun? Paano ko yung 10, nagpadami din, naging 100 sila. Yung 100, may 5% ka. Ibutin mo po dito, hindi ikaw nangapital, ay ang product po natin highly consumable. Hindi po tayo nagbebenta lang. Ang product natin, pag binebenta, ginagamit din natin. Kasi tayo, hindi lang parang ganito, nagbebenta ka ng kondo. Kahit wala kang kondo, pwede ka magbenta. Pero binebenta natin, highly consumable product, iniinom natin yung kape, ginagamit natin yung toothbrush. So, ibig sabihin, kahit di ka nagbebenta, literally, bawat member gumagamit ng product, may 5% ka doon. Eh hanggang saan yan? Sa third level mo, halos sa 1,000 na to, tingnan mo ito, ha? Duplication of 10. Ikaw, nakakuha ng 10, yung 10, nakakuha ng 10, yung 100, nakakuha ng 10, 1,000. 5% ka doon. Guys, imagine this, ha? 1,000 tao na nagkakape sa umaga. Tulog ka pa, may 5% ka na. Eh hanggang saan to? Hanggang 10th generation mo, may 5% ka. Guys, tingnan mo, look at the numbers, ha? 10, duplication of 10 pa lang, 1,000 na dito, eh. Alam nyo, direct ko dito, mga 300 na tao na. Kasi because of the system na ginagawa natin, kaya talaga every week may bagong sali. Eh, ang tagal ko na, may 10 years na mahigit ako dito. Yung andre ko dito, kulang ko lang 300 na. Eh, kung 10 lang to, ito ang structuring, oh. Hanggang 10 generation, may 5% ka. Yan po ang tawag yan, Unilevel. Okay. Ano naman ito, Unipay plan? Sa Unipay plan, yung first to third level mo, may 5%. Additional po ito, ha, dito, ha. Dito, ito na yung kita mo. Pero sa Unipay plan, yung first three level mo, may 5% ka. Ito maganda. Hanggang 20th po ito. Hanggang 20th level, malalim po yan, meron kang 3 to 5% na komisyon dun sa sales nung ilalim mo. Guys, imagine this, ha, double pay ka dito, eh. Kasi tingnan mo dito, ha, may kita ka na sa Unilevel, sa product reorders na mga success lines mo, may kita ka pa sa Unipay plan. Isang bilin ng produkto, dalawang beses kumita. Hindi lang dalawa. Pangatlo, dito product-based pa rin po ito. Sa stair step, habang tumataas ang position mo, tumataas ang commission mo. Hindi ko gaano idadetalya kasi may video po isa-send sa inyo sa mga nanood na talagang detalyado ng marketing plan. Ino-overview ko lang po ngayon. The last one, tawag dito, the sales match bonus. So, match. Ibig sabihin, magmamatch yung sales mo. So, paano yan? Magbibuild ka ng dalawang group. Group A and Group B. Ito ang simpleng condition lang dito, ha. Pag may 1,200 points ka sa group A mo, may 1,200 points ka sa group B mo, ang kita mo, 1,800 pesos. Okay, maganda ba? O pa, paano yan? Sample, ha? Hindi ba't pag nag-share ka ng opportunity, may 1,200? Pag nag-share ka ng opportunity, may bayad sa 700 pesos. Basta't bumili ng package, ha? May 1,200 points na yun, yung package na yun. Ibig sabihin, yung dalawang tao na bumili ng package sa'yo, dalawang tao, na-build mo na yung group A mo, sa group B mo, pag nagkaroon ka ng dalawang tao dito, literal na, may dalawa ka na ng 1-2. Ibig sabihin, kumita ka na ng 1 point. Yan yung target sa unang buwan. Magkaroon ka ng dalawang kasama sa negosyo. Hindi ka lalaki kung mag-isa ka lang, dapat may kasama ka sa negosyo. Yung pag nagtayo ng restaurant, mag-hire ka ng kasama mo. Ganun dito, hindi ka mag-hire, hahanap ka ng kasama na magninegosyo din. Okay? So, let's say, after third month, at pangatlong buwan, naging 10 na ang group A mo, naging 10 na dito, eh di may 10 1-2. O di may kita kang 10 1-8, 18,000. After 1 year, 10 lang, this is a overview na pwede mangyari sa'yo. After 1 year, 100 dito 100, 1,200 points na match, 180,000. Paano ang mangyari sa inyo yung nangyari sa amin? Ako, after 3 years, 1,000 dito, 1,000. 1,000 na match, so, may kita ang 1.8 million. Ito po yung actual ko. Tingnan mo mabuti. Kita nyo ba? Landscape nyo yung cellphone nyo. 28,000 yung kabila. Dito, almost 19,000 yung tao. So imagine that's almost 50,000 na sales group. Kaya yung isang account ko, ang total na kinita po, 26 million na mahigit. 26,344,000. Mangyayari din sa iyo yan. So paano gagawin mo para makasali? Una, maging part ka lang ng company. So anong kailangan gawin para maging part ka ng company? Number one, bili ka lang nung
dapat maging partner ka lang. Ano yung mga benefits mo? Once na naging partner ka, pag-usapan mo na natin partnership. Unang matatanggap mo, meron kang webpage. Magkakaroon ka na ng webpage for you to monitor your sales and sales of your group. Ang value po niyan is 10,000 pesos pero libre nang ibibigay sa'yo ng company. Ano pa? Magkakaroon ka ng pre-online store. Yung web mo, pwede mong i-share yung online store mo. Pag bumili ng product doon, sa'yo kita, sila bibili. Ang kumpanya na magdi-deliver. Ano pa po? Meron kang chance na gamitin ang 140 offices natin worldwide. O sakasakali lang, nag-ayos na ang crisis natin, magagamit mo yan ng libre. Okay, ano pa? Meron kang personal accident insurance na nagkakalaga ng 200,000. Meron kang libreng medical check-up sa mga accredited hospitals and laboratories ng company. Ang value po niyan, mga 3,000 pesos. Libre or discounted ang tuition ng anak mo sa mga colleges na nakatay up sa ating company. We have more than 500 colleges na nakatay up. Makakasave ka niyan ng mga 30 to 80,000. At higit sa lahat, sa mga reorders mo, as a distributor, meron kang 50 to 80% discount. All in all, lahat ng yan, value of 100,000. Pero yan ay libre nang ibibigay sa'yo ng company. So anong kailangan mo lang gawin? Simple lang po. Bibili ka lang ng produkto para may inventaryo ka. Eh magkano yun? Ang halaga po nun is 8,999. Yan yung tinda mo. Ipinrovide ng company po yung ating store, yung gagawin mo, pero ikaw po ang bibili ng paninda. Yan lang kailangan mo. Mamaya tuturuan ko kayo paano makagawa ng paninda, paano makakabili ng paraan. Diskarte, tawag doon. Okay. So, naipakita ko na po sa inyo yung dalawa. Yung right view, napakita ko na rin yung right vehicle, o ano naman po yung skills na kailangan natin. Importante bang skills at knowledge? Can you comment number 4 kung importante ang skills and knowledge? Ang knowledge at skills po, napaka-importante niya. Kasi yan po yung ano mo, yan po yung, kumbaga sa vehicle, yung galing mo sa pagdadrive. Tama ba? So ano yung matataan, ano yung ipoprovide ng team natin? Ito po ipoprovide namin sa'yo. Once you become part of Empowered Consumerism, ito yung skills na kakailanganin mo. Ipoprovide po namin kayo. Una, magkakaroon ka ng access sa training group natin wherein ang halaga po nun, mga 30,000 pesos, yung value po nun. Yung Facebook community, magiging part po kayo doon. Naandun po lahat ng mga trainings and modules natin para ma-monitor mo and para matuto ka rin. So again, ang value po nun, ay 30,000 pesos, yung halaga ng mga training na matutunan mo doon. Pangalawa, ibibigay ko sa inyo yung mga magic spills natin, yung invitational and closing spills na kakailanganin mo para alam mo yung sasabihin mo kapag nag-ads ka na sa Facebook at may nagtanong, alam mo yung sasabihin mo. Ang value po niya is mga 20,000 pesos. Tuturuan din kita magpatakbo ng online ads, tawag yan Facebook ads na profitable. So marami dito na nanonood galing sa Facebook ads ko. Diba? Sino po dito yung nakuha sa Facebook? Can you comment number 3? Yung na-invite through Facebook. Can you comment number 3? So tuturo po namin yan. Yung organic saka non-organic. Organic saka paid pala, sorry. Organic ads, pag sinabi organic ads, walang bayad. Tapos yung paid ads. Okay. Ano pa? Mayroon transformational coaching tayo para yung mga unggoy mamanage mo. Ang halaga po niyan is 15,000 ang value nitong training na to. Kasama na sa package mo. Kasama na ibibigay namin sa'yo. And unlimited business and life coaching sa amin. Kami po ay may karapatan na mag-coach kasi bakit? Eh, masenso na sa buhay. Pag magpapaturo ka, sabi nga, kung gusto mong yumaman, dapat matuto kang dumikit, matuto kang makinig, at matuto kang sumunod sa mayayaman. Ang tawag doon, mentoring. And also, this is your bonus. Bonus. Ito po yung pinapabayaran namin. Pag dating ng panahon, I will be going to launch this program sa mga networker, ituturo po namin to. May halaga po yan. The value of this training is 100,000. Pero when you become part of my team, TGIA, hindi ka magbabayad ng 100,000 for the training. Hindi ka rin magbabayad ng 50,000, even 20,000 or 10,000. When you purchase the package, eto, bibigyan kita ng 95% discount dito sa training na ibibigay ko sa iyo. Magbabayad ka na lang sa training ng 5,000 pesos. Maganda ba yan?
Pero, ito para sa lahat na action taker, yung mabilis mag-decide sa success. When you buy the package within 48 hours simula ngayon, itong package, itong training na to na ibinibabayaran mo ng 5,000 pesos, hindi ka na magbabayad ng 5,000 pesos. Ibibigay ko na sa iyo ng libre. Wala ka nang babayaran, Ate Kuya. Maganda? O magandang maganda? Guys, I already discussed the right view, the right vehicle, the right knowledge para maging successful ka. Sabi nga, mga Ate Kuya, hindi kasalanan ang isinilang ng mahirap. Ang kasalanan kung sinasadya mong maging mahirap. At huwag natin sabihin na, wala akong pera eh. Ang pag-asenso po, hindi nagsisimula sa laman ng bulsa. Ang pag-asenso ay nagsisimula sa laman ng iniisip. Again, sa laman ng iniisip. Again, sa laman ng iniisip. Alam mo bakit? Kung iniisip mo na kaya mong yumaman, tama ka. Kung iniisip mo hindi mo kayang yumaman, may tama ka. Tama ka rin. Lahat ng iniisip mo, tama ka. Walang taong gusto maging mali. Pero guys, tanda mo, minsan lang po tayo mabubuhay sa mundong ibabaw. Bilis, gandahan na po natin ang buhay natin. Okay? So sana po, makasama namin kayo sa negosyo. Tandaan nyo po, mayroon tayong deadlines. Within 48 hours, isasama ka namin sa mga priority na tuturuan para umasenso dito. Napaka-importante po ng skills and knowledge. Itong team natin, may tamang tuturuan ka ng tamang ikaw, sasakay ka sa tamang vehicle, ay gagay ka naman namin para sigurado ang success namin. Hindi po madali ang pagyaman, pero pwedeng yumaman. Okay? So tapos na tayo, pero bago tayo maghiwa-hiwalay, may isang kwento. Para sa nang kwento, sa lahat ng sasali at sa mga hindi sasali, ito po yung kwento. Isang araw, may kumatok sa bahay ni Pedro. Sabi ng mga kabarangay niya, Pedro, aalis tayo sa barangay kasi magkakaroon ng baha. Babahain ang barangay natin. Kailan lumisan tayo. Sabi ni Pedro, mga kabarangay, mauna na kayo umalis. Hindi ako papabayaan ng Panginoon Diyos. Kinagabihan po, tumudo ang ulan. Inabot ang second floor ng bahay ni Pedro. So si Pedro lumipat ng second floor. Maya-maya may dumating na isang lalaki nakasakay sa rubber boat. Sabi nung nakasakay sa lalaki, Pedro, sumakay ka sa bangka. Delikado ang lagay mo. Tumataas ang tubig, baka malunod ka. Pero sabi ni Pedro, mga kabarangay, kapitan, umalis ka sa harapan ko. Hindi ako papabayaan ng Panginoon. Tumaas ang baha hanggang bubong. Si Pedro napunta sa bubong. Maya-maya may dumating na isang rubber boat. May nakasakay na lalaki. At ang nakasakay na lalaki, si Mayor. Ang sabi ni Mayor, Pedro, ako si Mayor. Ako si Mayor. Sumakay ka sa rubber boat at delikado ang lagay mo. Mamayang gabi, magpapabukas ako ng dam. Sabi ni Pedro, Mayor, umalis ka sa harapan ko. Hindi ako pababayaan ng Panginoon. Kinagabihan pinabukasan ng dam, lubog ang buong bayan. Pero si Pedro buhay pa. May anting-anting si Pedro, nakasabit sa antena. Maya-maya may dumating na helicopter, umikot kay Pedro. Sabi nung nakasakay sa helicopter, Pedro, ako ang presidente ng Pilipinas. Iabot mo ang kamay mo sa akin at ililigtas kita. Pero sabi ni Pedro, presidente, umalis ka sa harapan ko. Hindi ako pababayaan ng Panginoon Diyos. Kinagabihan, si Pedro nasa Panginoon Diyos na. Patay si Pedro. Pagdating sa langit, nagre-reklamo si Pedro. Kala nyo, tapos na kwento. Pagdating sa langit, nagre-reklamo si Pedro. Sabi niya, Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? Hindi naman ako, mabait naman akong tao, matulungin naman ang tao, madasali naman ang tao. Pero bakit mo pinabayaan mamatay ako sa baha? Sabi ng Panginoon, Pedro, hindi kita pinabayaan. Wala pang baha, pinasusundo na kita. Ang tigas ng bumbunan mo. Tumaas ang tubig, nagpadala kami ng bangka at rubber boat. Nagpadala pa kami ng helicopter para iligtas ka. Pedro, ang nagpabaya, hindi ako, hindi ang mga tao, kundi ikaw. You are responsible, Pedro, sa ginawa mo. Ngayon, ano ang lesson ng kwento? Ang kwento, nire-represent po yung buhay natin. Si Pedro, maaaring ikaw. Si Pedro, ikaw, yung baha, yun po yung hirap ng buhay. Ano po yung tumatating na bangka, rubber boat, helicopter? Yun po yung mga padalang solusyon sa atin ng Panginoon na ginamit yung ibang tao para ikay tanggalin dyan sa kahirapan na kinalalagyan mo, doon sa mga challenge sa buhay mo. Maaring ibang tao nag-invite sa'yo. Maaring hindi mo pa nakakausap yung nag-invite sa'yo through chat lang, nakuha ka lang sa Facebook. Pero kapatid, ako po naniniwala, walang aksidente po dito sa mundong ibabaw. Lahat po yan aligned sa dasal mo. Maaring yan na ang nagdala sa'yo dito. Alam niyo po, ako na-invite dito isang pirasong papel
flyers na hindi ko kakilala. Imagine nung binasa ko yung flyers part-time. Ay kung hindi ako naniwala doon, sabi ko, Lord, buti na lang naniwala ako sa isang pirasong papel. Ito na ang buhay na meron ako. Guys, dito sa Empowered Consumerism, may mabilis, may mabagal. Pero isa lang po sinisigurado ko sa inyo. Kapag nag-decide ka at nagtuloy-tuloy ka, kasama nyo kami, sigurado ang success mo. Good morning po sa inyong lahat.